Hello. Ngayon ay mag-share ko lang kung paano gumawa ng habon natural. Parang yung ating sabon perla. Na kailangan lang natin ng para ano, kailangan natin na one piece mask, tapos yung himbangan, yung paglalagyan natin, tapos tubig, Sosa caustica, at saka yung used oil yung pinagtutuhan nyo na ano, hindi kayo gagamit ng bago dahil yan lang pinagtutuhan natin yung kailangan natin, at saka yung ating paghahaluan, at syempre kailangan din natin yung kahon na gagamitin natin. Ang unang gagawin natin ay tubig pala. Kailangan din natin ng tubig. Ang unang gagawin natin ay yung tubig. Ilagay natin yung tubig. Pagkatapos, ipubuhos natin yung ating 200 grams na Sosa caustica. Ilalagay ko sa description box natin sa English niyan, para alam nyo kung ano yung Sosa caustica. Ayan. Nasukat na natin. At saan kailangan din? Isang litrong tubig at saka isang litrong ano din, tawag dun, yung used na mantika. Ayan. Pero before na gamitin natin yung used na mantika, sasalain natin para walang mailagay na parang kunyo-kunyo kayo ng isda o ano, karne. Sa masagap natin. Kaya kailangan natin ng isang litrong mantika. Diba, walang nasasayang. Pwede pa rin tayo gumawa ng sabon na hindi na natin itatapon yung mantika na pinagpintuhan natin, kundi gagawin pa natin siyang sabon. Ayan. Tapos, pag magawa natin yung sabon na ganyan, yung natural soap na yan, ay makakagawa rin tayo ng sabon na panlaba, sabon din na ayun bang panglinis natin sa banyo, panglinis natin sa swelo natin, o sa nung swelo na sa swelo, ano ba? Swelo. Yan, sa floor natin. Ayun. Kakagawa tayo nun. Kaya, imbis na itatapon natin yung ating mantika na pinagprituhan, magagamit pa rin natin. At makakatulong pa rin tayo sa kalikasan. Oops! Makakatulong tayo sa kalikasan dahil diba, hindi naman ano yung mantika na itatapon natin sa lupa. Nakakasama sa panaating kalikasan. Diba? Tapos, ayan. Saga, oops. Sana tayo na 1 liter na mantika. Ayan. O, dalawat kalahating oras ako naghalo-halo niyan. At saka, hindi nang sa kahoy. Minsan kahoy, pinaano ko yun. Yung kahoy na pinanghalo-halo ko pagkatapos yung ano tayo, yung machine. Makikita niyo mamaya. Ayan, halo na natin yung ating Sosa caustica sa tubig. At huwag ninyong gagawin na ang al revés. Kailangan talaga ganyan yung Sosa caustica ang ibubuhos mo sa tubig, hindi yung tubig ang ibubuhos mo sa Sosa caustica, dahil mainit yan, masusunog ka, mapapasok pa, mainit yung Sosa caustica. Pero bago tayo maggawa ng ganyan, dapat nakabukas ang bintana natin, o tignan nyo, umuusok siya, o ilalagay natin siya sa bintana. O nakabukas ang bintana. Ako ilalagay ko dyan sa may bintana namin. Haluin muna ng
dapat ka rin ano, nakamask dahil yung umoy mafuerte kasi yan, malakas yung ano niya. Saka ako hindi rin pwede dahil mayroon akong asma, lalo na pag nakita niyo na siyang nalumubot yata, na ibig kong sabihin clear na yung water niya, ay pwede na natin dagdagan ito ng ating mantika na sinala. Ayan. Ibubuhos natin at haluin natin. Yan lang tayo magtatagal sa pag-ahalo. Ako nga, dahil first time ko rin gumawa nito, na parang parang hindi naman pwede, sabi ko, dahil hindi mo muna nare-reach yung ano, yung parang mayonesa. Yung ganun. Pero kailangan ng tiyaga. Ayan, ganyan, haluin natin ganyan. I think mabilis kasi yung ginawa ko, pero kahit na hindi mabilis. Ngayon, ayan, ano yung sabagatihin ko siya ganyan. Tapos, hinto ko, tapos muling ulit. Ganun lang. Yes, yeah, kaya pero kailangan talaga niyan ay matyaga ka. Hinugasan ko yung mabuti at yun ang namit ko dito. Ito yung pwede yung dagdagan ng mga esensya. Ako yung isa, yung dalawa kong ano, nilagyan ko ng almond essence na ginagamit ko sa pag-bake ko ng cake. Pwede rin yun. Hindi sa'yo kung anong gusto mong esensya. Essence. Tapos ihalo lang natin. Kasi ito gagamitin ko sa ano. Pwede natin sa pag na-cure na itong ato. Pero tignan nyo mamaya. Inhaloin na natin ganyan. Tapos natapos nating haluin yung esensya ng almonds. Almond. Essence. And ganun lang, para malis yung air. Diyan din. Malagyan din. Malagyan ko wala akong itong essensya. Magyan din natin ng almond essence. Tapos haluin din natin. Tapos, pag natapos natin yung halo, itago natin ito sa hindi na ano ng mga bata. Dapat nilagay ko sa banyo yan. At hintayin natin ng 3 araw para titigas. Ayan. Yan na, naparito na siya. Ay, ano ko na yan. Katago ko na. Pagkatapos ng 3 days, ay dismulcher natin. Alisin natin dyan. Titigas na yan. Kaya ito na. Ayan.
yun na yung ating ginawang sabon. Matigas na siya. Pero ito, hindi pa natin pwedeng gamitin. After 30 days, pwede nang gamitin. Pwede mo nang palaba, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo rin gawin pag ibang sabon. Ano yung ginawa ko noon na palaba? Nakita niyo yung ano ginawa ko ng sabon palaba na liquid. Yan, pwede mo gamitin yan. At pagkatapos niyan, itatago rin natin, pero mapalutin natin ng kapel, kapel de kusina, o niya, kapel de kusina, kitchen paper, ayan, ganyan. Kasi mag-release pa siya ng tubig. Every 2 days, or depende sa pag-release ng tubig, sa akin, isang araw lang, kasi talagang ano, nag-release siya ng maraming tubig, gusto ko naman talagang, para hindi siya basang lagi na kaano dyan. Diba yan? Hanggang sa nag-release siya ng tubig, ay magpapalitan mo yung papel. Ayan. Yan is, para lang siyang mantikilya. Butter, parang butter is slice dahil malambot pa siya. Pag hinayaan mo yan na ng ano, matigas ng slice. Kaya pwedeng, pag nakita mo ng tubigas na ganyan, pwede mo ng slice at itatago na lang. Kaya nang ginagawa ko, palutin mo na lang ng tubig. Ay, tubig yun naman yung sinasabi ko. Palutin mo ng papel de kusina o kitchen paper. Tapos, itago mo. Sa hindi sa naaarawan na. Ganyan ang ginawa ko. Binarot ko yung ganyan. Itinilagay ko sa karton ng sapatos na binili ko. Ayan naman yung malaki. Na wala akong ibigay na essential ko. Yan sa mga ginawa ko sa kun. After 30 days, 1 month, ay pwede na natin ganito. At pwede na rin tayong gumawa din ng sabon na liquid gamit ng ating sabon na ginawa. Diba? Nakakatipid ka na sa ano mo, alam mo pang yung nagsasabi ko. Arunan nga natin, okay, may design pa. Yan kasi yung pinagmuldihan kong yan ay yung mga pinag-alisan ko nung bumili kami ng karne. Ayan, mayroon na siyang design. Oh. Ayan, madali lang siyang gumawa. Yun lang yung paghalo-halo lang yun ay medyo talagang medyo napadal. Pero pag ang ginawa mo yung ano, yung sinasabi nilang hot press, sabi nila, madali lang yun na tinpayin. Ayan naman. Palutin natin ganyan. Lahat-lahat ganyan, ibalot ng papel para kung hindi naman kung meron kayong lagyanan na yung para tayo lagyan nyo ng tawag dyan, butas-butas na parang tupperware, dun yung nyo ilagay. Yan ang ginawa ko ganyan. Tignan nyo, basa na siya. Kalalagay ko parang basa na, pero bukas ay ano ko, palitan ko ulit. Pero sa isang mga ilang araw, hindi na lang yan. Pero ito cure natin yan ng 30 days bago magamit ang sabon. Tapos, pinalitan ko siya ng papel. Ayan ulit.